Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa iba't ibang mga bagong government buildings na ginagawa ngayong 2024. Andito tayo ngayon sa Fort Bonifacio sa Taguig, kung saan patuloy pa rin na tinatayo hanggang sa ngayon ang bagong Senate Building. Ito na ngayon ang latest na progress sa ginagawang bagong headquarters ng Senado. Ang new Senate Building ay dinisenyo ng AECOM, isang American Architecture and Design Company. Apat na building ang itinayo dito na connected sa gitna ng mga elevated na floors. Naitayo na nga yung apat na tower building. At ngayon naman ay nilalagyan na ito ng mga glass windows at panels. Ang bawat building ay may 11 na floors. Nasa 8.5 billion pesos ang budget para sa pagpapatayo ng bagong building ng Senado. Ayon pa sa huling update na nakalap natin noong nakaraang buwan, baka sa darating na June 2024, magiging partially operational na ang bagong building ng Senado at baka dito na magbukas ng sesyon sa June 2024. Ang deadline naman ng proyektong ito ay inaasahang matatapos sa last quarter ng taon na ito, 2024. Kapag natapos na ang bagong Senate Building, dito na mag-opisina ang ating mga senador at ang kanilang mga staff. Maraming office spaces ang magiging available dito. Nakakasya pa kahit na 60 na mga senators ang mag-opisina dito just in case na magpalit tayo ng ibang uri ng gobyerno katulad ng parliamentary at federalismo. Pero sa ngayon, nasa 24 lang ang senator natin na mag-oopisina dito sa bagong building kapag natapos na.
Isa pang malaking mega project ang inaabangan natin ay tatayo dito malapit sa New Senate Building, ang Metro Manila Subway Senate Station. In the future, kapag natapos na ang bagong building ng Senado at naging operational na ang Metro Manila Subway, magiging mas mabilis na at convenient ang pagpunta dito sa Senado, na medyo malayo din ang location na nasa boundary ng Makati at Taguig dito sa Barangay Fort Bonifacio. Kapag natapos na yan, magkakaroon ng iba't ibang amenities katulad ng Senator's Lounge, Dignitaries Lounge, Session Hall, Ceremonial Hall at iba't ibang amenities naman para sa mga staff na magtatrabaho dito katulad ng staff canteen, gym, clinic, library and archives, committee room, function hall at marami pang iba. Ang publiko naman ay magkakaroon din ng chance na bumisita dito sa bagong gusali ng Senado. Iba't ibang mga amenities naman ang pwedeng ma-avail ng mga visitors katulad ng Public Assistance Office, Food Court, Auditorium at Museum at ang Viewing Gallery na overlooking sa Session Hall kung saan pwedeng manood ang publiko habang ongoing ang session. Yan muna ang latest update dito sa bagong Senate Building. Puntahan muna natin yung iba pang mga government buildings na tinatayo sa ngayon. Andito naman tayo ngayon sa Bay City sa Pasay. Iba't ibang mga government buildings ang tinatayo dito sa ngayon. Una nating makikita, Along Macapagal Boulevard, ang ginagawa na bagong Bureau of Immigration's building. Ngayong 2024, ongoing pa rin na ginagawa ang bagong head office ng BOI. Pero mapapansin naman natin na malapit na rin itong matapos. Dalawang building ang itinayo dito, isang main office tower at isang parking building. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 9 billion pesos naman ang budget para sa pagpapatayo ng bagong head office ng Bureau of Immigrations. Mamaya iikot tayo dyan sa likod at titingnan natin yung progress sa kabilang bahagi naman ng building.
Dito sa Bay City sa May Pasay, itinayo ang mga bagong government buildings. Marami na rin mga developments ang naitayo dito, patulad ng mga shopping mall at mga office buildings. Isa na nga sa mga shopping center dito ang W Mall. Nasa likod naman ang bagong building ng Bureau of Immigrations, ang bagong main office naman ng PRC o Professional Regulatory Commission. Puntahan naman natin at tingnan natin yung progress sa ginagawang building na yan dyan sa likod ng BOI building. Ongoing din ang ginagawa dito sa Bay City ang iba't ibang mga bagong residential condominium. Pero mapapansin naman natin mababa lang yung mga buildings dito at halos pantay-pantay lang yung taas nito. Kung hindi ako nagkakamali, may height limit yata dito sa mga building sa Manila Bay dahil malapit ito sa airport. So ayan guys, ito na yung latest progress dito sa parking building ng Bureau of Immigrations. Dito naman sa kabila, ginagawa na ang bagong PRC building. Dalawang building din ang itatayo dito, pero sa ngayon, yung building A pa lang ang nakatayo na. Dito naman sa kabilang side, itatayo yung isa pang building ng PRC. May malawak na area dito sa likod ng PRC building. Dito naman itatayo ang bagong headquarters ng COMELEC o Commission on Elections. Pero sa ngayon, 2024 na, hindi pa rin nasisimulan ang construction sa bagong headquarters ng COMELEC. Balikan na lang natin ito sa mga susunod na buwan. So ayan guys, ito na yung progress sa Building A ng PRC. Siguro mga ilang buwan mula ngayon matatapos na ang bagong building ng Bureau of Immigrations. Anong masasabi nyo sa progress ng iba't ibang mga bagong government buildings na tinatayo sa ngayon? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.